Isang magandang umaga at isang pagbati, maligayang pagbati sa lahat ng mga katatayan sa buong Pilipinas. Ayan guys, pupunta tayo mga katugad ngayon sa church at tayo ay mananambal muna sa ating Panginoon. At syempre, bago tayo makarating doon, hanapin muna natin yung ating sasakyan, yung motor natin kasi hindi ko na alam po saan ko nailagay. So ayan guys. Palingalinga tayo dito at ito nga hinahanap natin yung ating sasakyan para makapunta tayo sa ating panambahan ngayon. So ito guys. At yun nga mga katoka, natanaw natin yung ating sasakyan ngayon at pupuntahan natin para makaalis na tayo. So ayun guys, pero nag-iisipan ako sa pagkakataong ito mga katoka kung ano yung mga gagawin namin pagkatapos naming manambahan. So ayun guys, so tara guys, alis na tayo at punta tayo sa may Quezon Ave kasi nandoon yung aming church. At syempre, hindi mawawala yung pinakapaborito kong kalsada, itong Banawe. Syempre, lahat naman ang pupuntahan, dadaan ka talaga sa may Banawe pero hindi na tayo tutuloy sa may Quezon Ave. So dito tayo dadaan mga katukad sa may Kaliraya. So yung itong nakikita ninyo mga katukad eh Kaliraya ito. Tuloy-tuloy tayo mga katukad sa ating pagbabiyahe. Ang gagawin natin mga katukad, mag-shortcut na lang tayo. Dadaan tayo mismo dito sa may Victory. So ayan guys. Tapos ang gagawin natin, kakaliwa tayo dito. Pero ang labas pa rin natin mga katukad kasi malapit na yung aming simbahan doon. Dito tayo kakaliwa mismo sa may yan, ito nakikita ninyo, kakaliwa tayo dito mga katukad. Mali pala, sa kabilang kanto pa pala mga katukad. So yun guys, tuloy pa rin tayo. Alright guys, ito na, malapit na tayong kumaliwa. So tutuloy na tayo mamaya. Sa gabal nga nito mga katokad, yung ating nasa unahan na tricycle at hindi tayo makaabante. Pero di na kailangan kasi kakaliwa na tayo dito. So ayan guys, tuloy ang ating biyahe. At isang ano na lang, kunting takbo na lang mga katokad, nasa bandang kanan yung aming simbahan at doon tayo mananambahan ngayon. Dito tayo sa may bandang kanan. Yan guys, ano na to? Quezon Avenue na to mga katukad. Malapit na yung ating pupuntahan. Yan, dito tayo daan mga katukad. At yung mga nakikita ninyo mga katukad na mga nakaparadang ito, dito natin ipaparada to kasi ito na yung parking space ng aming simbahan. So dito natin paparada mga katukad. At yung mga nasa dulo mga katukad, ito yung mga aking mga kasama sa SOS o yung tinatawag na mga security. At syempre mga katukad, tuloy na tayo sa ano, sa may loob kasi bago tayo makarating mga katukad doon sa taas kasi nasa third floor kami, ito yung nasa unahan ko, si De La Cruz. Ayan, paakit na ako ngayon mga katukad sa second floor pero kailangan eh makaabot tayo sa may third floor kasi nandoon yung aming service room. So ayun guys. Few moments later. At pagdating ko mga katukad doon, nagsimula na pala yung gawain. At yun nga, na tumuli na tayo doon sa may upuan. Nga lamang napansin tayo ng ating mahal na pastora at tayo ay pinalipat. Ito yung aking mga kasama sa security. At yun nga, nung ating marinig yung panawagan ng ating mahal na pastora, agad naman tayong tumayo at pumunta nga doon sa may dapat na upuan para hindi makadistract doon sa pagtuturo ng ating pastora, ng aming pastora. Ayan, nakita ninyo ako na tumayo dito at lumipat ako sa ibang upuan. A few inches later.
At hindi ko na paabain pa mga katulkad yung video na to. Kasi kung pahabain pa natin, kukukunan pa natin yung papunta tayo sa may fisherman mga katulkad, eh matatagalan, masyadong mahaba. So ayun, pinakita ko na sa inyo mga katulkad, nandito na ako sa loob ng Fisher Mall. Ako lang mag-isa kasi yung aking mag-iina na una na. So, di ko nga alam mga katulkad kung saan ko sila hahanapin at dito nga ako napadaan. Nasa second floor na kagad ako mga katulkad dito sa may elevator. At yun nga, na sa isang sandali nakita ko ng aking misis. Kaya nakita niyo yung mga katulkad yung aking misis ngayon na nakapag-order na ng aming makakain. So bagay, gutom na rin ako mga katulkad. Kaya tama lang mga katulkad na, ano, na nauna sila. So ayun guys, yun yung aking anak na nakaputi. At dito kami dadaan sa may bandang kanan. At maya maya mga katulkad, kung mapapansin ninyo na yung aking anak na panganay, eh, dati hindi naman yan napapakute sa ano sa camera, ngayon nagkukusan na siya. So ayan guys, balik tayo dito sa pag-order ng aking misis. So ayun, dito nga pala kami umorder sa Binalot. Ayun guys, pagpupunta kayo sa may ano sa Fisher Mall, kung gusto niyo kumain ng masarap, punta na lang kayo dito sa may Binalot. So ayan guys, pero ako naman mga katulkad, hindi naman ako nag-order dito, doon naman ako sa kabila. Kasi ang aking in-order mga katulkad ay yung tinatawag nila na pork tuna. So ayan guys, pork steak pala. Sorry guys, hindi nga pala pork tuna, pork steak tuna. Yun ang aking in-order. So ngayon mga katulkad, at yun nga mga katulkad, nauna na yung aking pamilya na nakapag-order. Ako na lang yung wala pa. At nga, nakakatuwa nga lang dahil sa nakasama ko yung aking pamilya sa pag-celebrate ng Happy Father's Day. So, yun guys. Tinikman ko yung order ng aking misis, sinigang na baboy. Masarap. Kaya umulit ako sa kahigop ng sabaw mga katulkad. Pero natakam sana ako dito sa ano sa harapan ko. Kaso nga lamang mga katulkad, hindi ito yung aking order sa aking anak ito. Tapos ay may order din yung aking bunso doon sa may kabila. At yun nga, na inuuna yung pagiinom ng iced tea. So ayun guys, balik tayo mga katulkad doon sa ating ano, sa ating inorderan. Pero bago tayo pumunta mga katulkad doon sa ano, bago ako pumunta doon sa may aking inorderan, eh naisip ko naman na may hawak naman ako na ano, na number. Kaya ang ginawa ko nila mga katulkad, kasi nagbabibrate yun eh kung naka-prepared na yung aming inorder. So wala pa naman, kaya ang ginawa ko, i-plinex ko na lang mga katulkad yung kalakhan ng kainang ito dito mismo sa may Fisher Mall. Ako nga pala mga katulkad, kung hindi pa kayo nakakarating dito sa may Fisher Mall, nandito lang ito sa may kanto mismo ng Presco at ng Quezon Ave. Hindi kayo maliligaw dito mga katulkad kung gusto nyong makarating dito at mapasyalan yung kainan dito. Mga masasarap ang pagkain dito mga katulkad. Solid yung inyong mga bayad dito. At habang pinapakita ko mga katulkad sa inyo yung ano, yung nasa lugar namin, bigla na lang akong nagulat kasi mayroong pumasok na isa, ito yung aking bunso. Ayan. At yun nga, na na-order ko na mga katulkad yung aking pagkain. So ayun, nagsimula na kami sa aming pagsasalo-salo mga katulkad. At syempre mga katulkad, bago tayo kumain, ipakikita ko muna sa inyo mga katulkad yung aking, aming mga in-order pala. Ayan. Sabay sa pagpapacute ng aking mga, kasabay mga katulkad yung pagpapacute ng aking mga anak dito sa ginagawa kong pag-video. Ayan guys. Nakakatuwa naman kasi dati mga mahihain yung aking mga chikiting na babae. Pero ngayon nakakatuwa kasi sinusuportan na nila yung aking pagbablog. So thanks guys sa inyong support, lalo na doon sa aking misis. Maraming salamat sa kanyang suporta
sa aming pamilya. Ayan, hindi niya naiwasan na uminom ng ano, ng sabaw. Bagay, talagang masarap naman talaga mga katukad yung sabaw nila. Mas pinili ko pa nga yung mga katukad kaysa doon sa sabaw ng isda eh. So ayan guys. At yung aking bunso, di ko alam kung anong pinag-uusapan ng dalawa na to. At siyempre, hindi ko alam kung nasasarapan siya sa kanyang kinakain. At napapangiti siya. So at tinuro ko naman mga katukad dito yung aking ulam. So ayan, hindi pa ako nagsisimula kumain dito. Bagamat sila sige na ang kakakain. Tinitingnan ko muna sila. Ayan, masarap ang kain nila mga katukad. Ayan. At hindi rin tayo pahuli mga katukad sa ating pananangalian. Kaya ayan guys, binigay ko sa kanya yung aking camera sa bunso ko. Siyempre kailangan na rin natin na makita sa ating video. So ayan guys. So. Yun ako. Ang sarap ng kain ko dito mga katukad kasi siyempre masarap yung pagkain dito na in-order namin mga katukad. At mapapansin nyo mga katukad na yung nasa harapan ko bagong ano yan, bago bigay sa akin ng anak ko yan yung SD cam. Ito yung ginamit ko mga katukad sa pagbablog ngayon. Medyo kapalang muna tayo ngayon. So pasasamba mga katukad na masanay din tayo para maging maayos yung ating pagbablog. So tuloy na tayo mga katukad sa ating trabaho. Ayan guys. Happy Mother's Day! Yes, thank you. Dahil merong sumulpot sa likod ko. Bye. So shoutout sa iyo, Mr. Spider-Man. At pagkatapos namin kumain, niyak na ako ng aking mag-iina na pumunta sa may skating. So ito guys, nakita na ninyo yung aking mga mag-iina na nagsusuot na ng kanilang gagamitin para sa kanilang paglalaro ng skating. At syempre, hindi rin nakaligtas sa akin yung iba na kunang-kunang picture kasi para makita rin ninyo kung gaano karami yung mga tao dito na naglilibang para maranasan din yung kung paano mag-skating sa lugar na to ng Fisher Mall. So ayan guys. At pagkatapos mga katukad dito sa may harapan, pumunta na ako mga katukad dito sa may likuran kasi nandito yung pinakamalaki na area na kanilang pinaglalaruan dito. So abutan ako yung aking pamilya kaya dito ako mismo sa may side nito para ipakita na rin sa inyo mga katukad yung kanilang ground na kanilang pinaglalaruan dito. So una mga katukad, kukunti pa lang dito sa may loob. Bagamat doon sa pinanggalingan natin kanina, maraming mga nakantabay na maglalaro. Pero habang lumilipas yung mga oras, dumadami na yung mga naglalaro ng skating mga katukad. At naisip ko rin, balak ko rin sana mga katukad na maglaro ng ganito kasi binata pa ako nung maranasan ko ito doon sa may Rizal Park. Pero nga, yun nga, na lagi akong nababagsak at inisip ko na rin na maglaro ko sana sa araw na to. Kaso nga lang, siyempre may injury yung ating tuhod. Hindi na po pwede yung ganun. Kaya ang ginawa ko, pumunta na lang ako dun sa ano sa labas. Hinanap ko yung tinatawag nilang DIY para maghanap ako doon ng pinaka-plastic holder nitong SD cam ko. Kaya dito sa may pasilyo na to, makakatuka dito sa may third floor. Patuloy ako na na naglalakad at yun nga na siyempre hindi ko namang gamay, siyempre tayo magtatanong kaya napatanong tayo dito sa mamang ito na nakatayo. So ayun guys, doon ako tinuro niya sa may kabila. Tuloy-tuloy naman tayo mga katukad sa ating paglalakad para makita natin kung nasaan yung DIY sa lugar na to. At yun nga mga katukad, malapit na tayo. Ayun, patuloy pa rin tayo sa ating paglalakad mga katukad hanggang sa pamaya-maya atin ang narating yung lugar na to. Alamang siyempre kailangan na rin nating pasukin yung lugar na yon para malaman nga natin kung makakabili nga ako ng hinahanap ko.
So ito guys, malapit na ako dito mismo sa may pinto ng Mr. DIY. Hindi ko lang alam kung anong gustong sabihin mga katukad ng DIY. So ayun guys, iwanan muna natin yan. Tayo ay pumasok mismo sa loob. So ayun guys. Oh. So ayun guys, pumasok ako dito sa lugar na to. At yung iba, pinapasok ko para makita kung ano yung dapat makita dito, kung saang lugar yung parts na aking hinahanap, hanggang sa masok ako dito. At ayan guys, makikiralan po hanggang sa mayroong aso dito sa may gilid. So syempre ako may pobya ako dyan. So diretso pa ng mga katukad dito, talagang hinahanap ko talaga yung aking plastic holder ng SJ cam. Paikot-ikot ako dito mga katukad sa lugar na to. Napakalawak pala ng lugar na to ng DIY sa loob ng Fisher Mall. So ang dami kong pinasukan mga katukad. Alamang syempre hindi naman pala dito matatagpuan yung aking kailangan, pero nagpatuloy pa ng mga katukad. At nagbakasakali ako mga katukad na ito ay aking matagpuan dito. Pero kahit ano talagang mga katukad yung ating pilit na hanapin, wala. So dito sa lugar na to mga katukad, may napansin ako dito na parang ito yung kailangan ko rin na pinaka speaker niya dito sa aking SJ cam. Kaya sabi ko, hinto muna ako dito sa lugar na to para matingnan ako kung magkano na rin. So ayan guys, yun dito. Ay hindi pala mga katukad, sa may kabila. Sorry guys. So yun, bumalik tayo mga katukad para tingin ko doon ko yung nakita kanina eh. So yun guys, dito sa may banda dito yata yun. Nako, mali pa yata ako mga katukad. So yun, tuloy tayo mga katukad. Dito mga katukad. Ito yung hinahanap ko kanina na pinaka-speaker doon sa aking SJ cam ito. So yun nga guys, tiningnan ko at inalam ko kung magkano, 140 na yata yun. So yun, hindi ko na rin binili mga katukad. Tumuli na ako mga katukad doon sa sa fourth floor. At yun nga, nakita ko pala dito sa taas, ang fourth floor pala. Sinihan pala ito mga katukad. So ayun guys, ayan, pakikita ko sa inyo. Ayan, ito pala yung mga sinihan dito hanggang sa napunta ako sa may dulo. Ayan mga guys, oh. At hindi lang ito mga katukad, mayroon pa pala sa dulo to. So nagpatuloy ako doon mga katukad sa aking pagbibideo para may pakita sa inyo pa mga katukad kung ano yung pinaka latest na palabas dito mismo sa may Fisher Mall. Ayan guys, second time bagay mga katukad, second time kong makaakit dito. Hindi ko lang alam mga katukad, hindi ko na tinanong kung magkano yung halaga ng para makapanood ka dito. So ayun guys, dito mayroong picturean at mayroon pa rin dito sa may dulo mga katukad. At pagkatapos ito mga katukad, pumunta na ako sa may pinaka dingding. At napansin ko mga katukad yung kalakhan ng Quezon City. Napakaganda tingnan mga katukad. So dito talaga itinutukoy yung aking pansin para makunan mga katukad yung ganda ng lugar ng Quezon City. So ayan guys, hanggang sa pinakadulong-dulo mga katukad, aking nakita talaga yung kagandahan talaga ng Quezon City. So ayan guys. At kung magtatanong kayo mga katukad kung saan galing itong mga sasakyan na to, ito ay Quezon Avenue po ito. Tapos yung nasa bandang kanan ko mga katukad, ito ay nasa Presco mga katukad. So yun, napakaganda talaga mga katukad ng ating
Quezon City. O yun guys, oh, napakaraming building. So na-miss talaga ako rito sa kakapanood talaga. Napakaganda. So yun guys. Medyo tumagal-tagal ako mga katuka dito kasi nga talagang nakakatuwa talagang tingnan yung kapaligiran talaga. At pagkatapos na ang aking ginawang pagbibideo doon sa may labas, tumuli na ako mga katuka dito sa may palaruan. At kasama ko yung aking panganay, si Ana, at naglaro kami ng basketball dito. At pagkatapos, nagtry ako dito mga katukad sa may pagmamaneho. So, first time ko ito mga katukad. Kaya ang ginawa ko kanina, syempre, nagpatulong tayo sa ating anak. At yun nga, na lagi rin palpak yung ating pagmamaneho. Kasi alam naman ninyo mga katukad na hindi ko talaga ito gamay. So, ayun. Pero kahit paano naman, na-experience natin mga katukad. So, ganun pala yung tatay na. Kaya sa lahat ng katatayan, dahil sa Happy Father's Day nga ngayon, shoutout sa lahat ng mga tatay. At kung ano yung inyong gagawin ngayon para mapasaya ang pagiging tatay ninyo, katulad ko ngayon na kasama ko yung aking pamilya na kabanding ko sila na naglalaro kami, kumain kami at nag-window shopping kami. Pagkatapos pumunta kami doon sa may skating. So yun na lang mga katukad yung aking ginawa kasama ang aking pamilya sa pag-celebrate ng Happy Father's Day. So ayun, patuloy na rin ako mga katukad. So ayun guys, nakakatuwa kasi iyon nga na ano na talagang nawili rin ako dito sa aking pagmamaneho. At habang abala tayo mga katukad sa ating pagmamaneho, shoutout muna tayo kay Janmar Alegre. Shoutout po sa inyo. Shoutout kay Reti Tutu Panyares. Shoutout po sa inyo. Kay Perb 25 Colby, shoutout po sa inyo. Kay Miti Bakon Nisher, shoutout po sa inyo. At kay Homer TV, ayan, shoutout po sa inyo. Kay Crisil May Clemente, shoutout po sa inyo. At ganoon din kay Loretta Pale or Palye, shoutout po sa inyo. At ganoon din kay Fel na Disalesa, shoutout po sa inyo. So yon guys, maraming maraming salamat po sa inyong pag-subscribe sa channel ng Katukad Vlog.